Yan. Magandang buhay, mga kaibigan. Ako po ay si Eric Macalino. At ngayon po ay magsisimula na ako mag-vlog. Ito po ay number one purpose ay parang information regarding sa racing pigeon. At may konting parang pigeon school na din. Yan, ako po ulit, si Eric Macalino, at ang aking FB page sa Racing Pigeon ay EM Racepigeon Hobbysnez, kasi ito ay may counting business na din. No? Hindi naman po ako ipokrito. Pero ang purpose po nitong aking vlog ay unang-una, ngayon itong topic number one ay unang-una ay para depensa sa mga nanghuhusga sa atin, at pangalawa ay para sa warning sa mga nagbabalak palang pumasok kung talagang kayo ay passionate na racing pigeon. Yan. Kasi simulan ko na po sa depensa, no? Kasi napakaraming nanghuhusga sa atin bilang mga na pigeon fancier, mga hobbyist na uy, sugal yan na. Hindi naman po natin maikakaila na meron po talagang nagsusugal. Pero hindi naman po lahat, at hindi po karamihan. Yung iba po rito sa sport, lalong-lalo na po ako, ay nakatingin lang sa mga nag-i-enjoy, mga retiree, mga nasa abroad. No? At hindi nyo ba alam, information nga po ito, no? Na may mga racing pigeon fancier na mga abogado, doktor, di ba, judge na, mga politiko, yan. Hindi lang po rin dito sa Pilipinas at sa buong mundo. No? Kaya, yun po ang information ko, no? Bago nyo po rin kami unang-una ay husgahan na ito po ay sugal. Bawat tournament po ay meron po niyan. No, kahit basketball at kung ano-ano pa kung lalagyan mo. Kami po ay nag-i-enjoy lamang, although may parte ng mga prizes, no? Agaya po ng mga nasa likod ko ng mga trophies, no? Nasa plus or minus hundreds na rin po yan ng mga achievements ko. Kaya gusto kong i-share din po itong mga bagay na ito para inform po yung mga kaibigan, mga kamag-anak, no? Kasama mga lingkod. Kasi ako po ay nagsiserve, no? Na kailangan po ay check din po muna natin yung ating sarili bago nyo po kami husgahan, kasi ang racing pigeon po ay kaligayahan namin, kagaya lang din po ng parang kaligayahan ng iba na may mga halaman sa kanilang tahanan, no? Ang mahalaga po naman dito sa karamihan ay hindi po nyo pababayaan ang inyong pamilya. Kami po, ako po especially, eh, nagsiserve, no, sa simbahan, sa community, sa aking mga kapwa. No, although hindi ko na ipapaalam ang ginagawa ng aking kaliwang kamay sa aking kanang kamay. Kung curious po kayo, pwede nyo po na lang akong bulungan at isasama ko kayo sa mga iba ko pang gawain. Pero back to sa warning, depends, no, sa racing pigeon sport po ay kailangan po talaga natin na lawakan lang yung ating pag-iisip, na yung mga nag-o-observe lang sa atin, sa amin, no, na kung anong ginagawa namin sa buhay, eh, sabi nga po ng iba, ito po ay isang napakalaking anti-stress namin, no? Kasi talagang hindi nyo po maipapaliwanag kagaya ng iba na hindi nila kayang ipaliwanag yung ligaya nila sa pag-aalaga. No? Na sabi nilang iba ay nawawala yung pagod pagkagaling sa mahalang trabaho. Yan, yun po. Number one po yan. Kaya kayo pong mga kaibigan namin na makakapanood na hindi po nag-aalaga, ay check nyo rin po muna kung gano'ng kami kaligaya at kung napapabayaan namin ang aming mga pamilya bago nyo kami husgahan. And siyempre, check nyo muna yung sarili nyo po. No. At number 2 punch po dito ay, sabi ko nga po, ito po ay parang school information, no? Although meron po talaga akong school proper, no?
Kaya kung ano lang po yung pinapaliwanag ko ay ang pwede lang pong magtanong ay sa akin pong mga suki kung tawagin. Yung mga flag bearers po, makikita nyo rin po yan sa aking sa FB, no? Yung EM flag bearers. Mamaya sa later on ay may ibablog ko po yan. Pero bago po yan ay balik po muna ako sa pangalawa na topic sa pagsisimula. Una kanina yung warning, ngayon po ay yung information at yung depends sa mga nanghuhusga sa amin. No, kasi marami po na kami kung hindi nyo lang po alam. No, may mga bagay po na talagang kailangan lang ay maging ano po tayo. No, maging malawak lang po yung ating pangunawa. At sa pangalawang topic ko po ngayon, unang vlog ko po ay yung talagang kung medyo may pagmamahal ka ba talaga sa racing pigeon. Kasi inform ko na po kayo sa mga nagbabalak o sa mga bago pa lang para medyo may konting adjustment ay magastos po talaga. Kailangan po natin ng lawak ng pangunawa. Kasi napakarami po natin kasagupain na problema. Hindi lang po enjoyment. Kailangan po isa lang alam muna natin yung ating pamilya. Tanong nyo po muna kung approve sa kanila at kung may spare kayo na budget para sa inyong hobby. Kung hindi man may spare, kailangan may extra effort kayo na para hindi maapektuhan yung budget ng pamilya at hindi maging dahilan ng mga conflicts at mga hindi pagkakasundo. Ganun din ngayon kasi marami ng mga hindi rin natin kayang i-please, no? Check din natin sa kapitbahay kung ano yung kung okay lang sa kanila, baka kung kailan tayo ay nagtayo na lang basta-basta, baka magkaroon ng problema. Pwede rin natin tanong at kung isaalang-alang kung ano po yung space natin na hindi tayo makakaperbisyo sa ating mga kapitbahay o ating mga kapwa. Kasi sa racing pigeon, balik po ako ron sa gastos, no? Sa kulungan pa lang, kailangan maging aware po kayo. Inform ko na po kayo na hindi po puro ligaya. Marami pong nalulungkot unang-una kasi po may mga predator po ang kalapate. Kinakain po sila ng mga pusa, yung mga pusang gala, mga daga. Usually saan po yan sa mga pagkain, nag-i-invite. No? Minsan po at sa ibang mga probinsya ay mga kinakain ng sawa kahit yung mga malalapit lang po dito. Yung mga reported din po yan. Kaya unang-una po, isalang-alang na po natin yung ating mga gagawing kulungan. Hanggat maaari ay maliit yung butas. No? Kasi pati sa Maya, mga nagdadala rin po sila ng sakit. Yan po yung mga warning, no, na para nyo pwede nyo pag-isipan. Pangalawa po, yung tao. Marami po. Dati po ay 1 at 2 na moto ng kalapate ay yung iba nagkalapate para makahanap ng kaibigan, pero yung iba po ay parang hindi kaibigan po yung hinahanap po ay yung makakaaway. Doon lang po tayo sa mga positive na mga traits. Pangalawa po ay pangalawa po ay yung mga nanghuhusga rin, mga mapaghinala. Sa racing pigeon sport ay kailangan po ng trust. Kasi papaubaya po natin yung mga alaga natin sa ibang tao. Dadalhin po yan nila sa biyahe, hindi po natin nakikita. Mag-aabang lang po tayo sa bahay. Yan. At ngayon po marami pa pong report na yun po yung mga nanlalambat sa biyahe. May mga hunter, no, ng babaril, naninirador, mga bata, nanghuhuli. Abaan na po natin yung pasensya natin dyan. Kasi kung dyan pa lang, kung imbis na stress reliever nyo po ito, mas lalo kayong magiging maiinis at magiging pagalitin at mapagpatol, hindi po siguro para sa inyo ang racing pigeon. Yung iba po ang goal ay premyo, malaki rin po, hindi naman po natin may kakaila. May malalaki pong premyo.
Pero part po yan ng tournament, no? Pero yung iba po ay talagang ang goal eh, kaya nag-ano dahil sa nakita yun. At ang iba pang mga klase ng sugal. Sorry po, marami na po akong ma-open, no? Pero kung magsusugal lang po kayo, huwag na po kayo mag-antay ng isang taon kasi halos isang taon po ang pag-aantay mula ina kayo po yan hanggang sa ikarera. Eh, kung magsusugal lang po kayo, marami pong klase ng sugal dyan. Eh, para medyo bawas po sa mga nanguhusga sa amin na mga hobbies lang. Kasi bonus po yan. Meron naman po talagang mga nakaka-bonus, no? Mga nanalo ng malaking premyo. Pero ang mindset po natin talagang mag-enjoy, no? Kaya iba mga retiree, ngayon po marami rin pong i-inform ko rin po kayo sa mga future vlogs, no? Yung mga OLRs, yan, One Love Races, no? Medyo yung iba pong nalilito pa, pwede po kayong magtanong sa akin personally, sa aking messenger, pero konting tanong lang kasi dun sa school ko na po yun na personal na iba at chino-tutor yung mga suki na pwede po sila talaga alalayan. Although marami na generally sa future po ay marami po kayong mga information na ibibigay ko, mga tips sa mga baguhan at siguro sa mga dati na medyo hindi pa nananalo, advocacy ko po yan, mission ko po yan na lalong lalo na po sa mga suki ko, no, na manalo na hindi po pagkabili magkaaway na tayo, hindi na tayo magkakilala. Ganun din sa iba, no, mga nagtatanong lang pag nasa mood naman ako. No, pero siyempre priority ko yung aking mga kaibigan talaga, no, kasi para fair naman po sa kanila ang mga pag-uusapan pa po natin, yung mga yun, yung mga nanalo sa iba, no? Kasi marami pong goal setting yan, na yung iba pang sarili na lang nila panalo, pero ako po ay gusto ko po ay mag-enjoy at manalo din po yung iba na tinutulungan ko po. Yan, sa maliit man na championship o mga major championship sa future. Yan. Tsaka ito po ay pwede nyo rin pong i-share naman. No? Kaila hanggang sa mga susunod po natin na vlogs, mga topics. No? Episode 1 pa lang po tayo. Marami pong episode po ito. No? Pwede nyo pong i-share. Pwede nyo rin po i-like at i-subscribe. No? Hindi ko pa po alam kung paano isi-set up po ito. Nag-record lang ako. Pero ipo-forward din ko po ito sa mga Facebook account. Yan, at magandang buhay at sana po ay mas medyo marami ang natuwa kaysa sa mga hindi masyadong natuwa. Magandang araw po sa inyong lahat. Thank you.